we're not meant to be. You have to let go of the things that Hi mga Inday and welcome back to our channel. So this is the part 2 of my CrossFit haul and boxing vlog. And dun sa unang video, mga dress and shorts yung pinakita ko this time, tops and pants naman. So, ayun na nga, wala ulit si Dar. Siyempre, lagi ko naman sinasabi na yun nga dahil sa ECQ, kaya hindi pa kami makapag-film. So, mauwi muna kayo sa mukha ko for today. Okay, and kung bago ka sa channel namin, don't forget to like and subscribe sa aming channel para updated ka next na upload namin. So, dahil nung unang video, eh, pinakita ko muna bago ko isinukat, ano. Ngayon, since medyo mas marami itong mga shirts and tops, nagawin ko na lang, isusuot ko na lang siya para makita nyo na kaagad kung anong itsura niya sa akin. Para medyo makasave tayo ng time. Ganun. Hopefully. Knowing me, alam nyo naman ako madaldala ko, marami kong kuda. Pero sana mabilis lang itong video na to. Okay, so without further ado, let's start! Okay, so for the first top na ile-let go ko, ito, yung sobra sa kutina namin. Charing. So, binili ko ito sa Facebook, doon sa isang plus size store. Tapos, kahit before, saglit, I mean, konting beses ko lang siya nagamit. Kasi kahit noon, medyo nalalaki na ako sa kanya. Ayan, okay pa nyo naman yun dito sa ano. Hindi siya sakto dito. Diba dapat nandiyan yan? Gusto ko sana talaga siya kasi tingin naman, oh, sexy. May pa-cleavage. Kaya hindi ako masyadong gifted. So, anong nangyayari? Pumababa siya. So, kailangan pang magdoble. So, yun. This time, I really have to let you go kasi nga, yan, oh, super laki niya sa akin. Now, for the second top is itong off-shoulder na blouse na bigay ng tita ko. So, paborito ko rin ito. Gustong-gustong nga ito. So, sinusuot. Kaya lang, ayun nga, since maluwag siya, ayun, mukha rin akong malaki. Kaya, i-let go ko na siya. Okay, so for my third top, peach na ito, parang may ganito siya. May something sa baba. Ayan, maluwag siya sa akin ngayon dati, sakuhan lang din. Although, meron naman siyang tali, pwede ko naman sana siyang, pwede ko naman siyang itali na lang. Diba? Para cutie. Or what? Pero I decided to let this go since I feel like parang pang maternity. Third top is itong bakuna blouse. Siguro mga 2017 pa ito damit. And hindi ko alam. Basta gusto ko siya kahit madugong siya sa akin kahit mas magmukha akong malaki. Pero this time, nilalet go ko na rin siya. And besides, you know, parang na emphasize ang aking malaking braso pa. Kaya, goodbye na rin muna sa'yo. So, for the fifth top, ito, kamukha lang siya ng peach. Iba lang yung kulay, tsaka colored lang to and wala nung parang lace na ganun. Pero sa yun sila ng style, may tali din dito. Pero yun, since malaki na nga rin siya sa'kin, I have to say goodbye to this top. For my sixth top, itong shirt na to, okay pa naman siyang tingnan sa akin, ganun. Pero, so, parang dyan sa camera, parang okay. Pero, parang in person, hindi na masyado kasi nga, loose niya na. Kasi yung likod niya is, hindi ko, iba yung tela niya sa likod eh. Hindi siya cotton or something. And, yun nga, pag nakatalikod, pag tingnan mo, lapad-lapad, ganun. So, goodbye. Okay, so nasa shirts na tayo. Ayan. So, set pang seventh na top or shirt. Ayan. Gusto ko to talaga. Kasi cotton, sarap sa katawan. Ayan. Kailangan laki nga yun. Sobrang luwag. Kahit, alam mo, okay lang sana yung dito eh. Kasi ganyan talaga yung style niya. Malalim. Kaya lang yung dito. Gusto ko sana kasi kung tatakain ko man siya, super heated sa katawan. Kasi pagka ito kinakain mo, nag-loose.
mukhang laki pa rin. Diba? So gusto ko yung fit na talaga. And ayoko naman gawing pambahay. Kasi ang hirap yung maglaba ng puti, day. Sa totoo lang tayo. Okay, so number 8. Yan, ito yung shirt na suot ko February 22. Nung date ko sa pagluluka intermittent fasting na may picture kami ni Dar. So definitely, nakita nyo na nasuot ko to before. And ayun nga, ang luwag-luwag niya na sa akin ngayon. Kaya, hindi ko na siya bet. Okay, so number 9. Itong polo shirt, which is polo shirt ko to nung mga panahon nag-networking pa ako. So, ang size nito ay medium. Pero hindi ko sure kung medium na lalaki or medium na for unisex. Pero, ayan. Feeling ko kung ano man brand nito. Sa small na ako dapat, hindi na sa medium kasi nga, ang luwag niya sa akin. And then, hindi na sakto yung dito niya. So, sa part 1 ng video, nabanggit ko doon na hindi talaga ako mahilig bumili ng damit. And nung nadunta ako sa previous company ko, buti na lang bongga yung account namin. Palaging may pa-t-shirt, ganyan. So, aswerte ko, hindi na lang bumili ng damit kasi I'll just wear the one that has been given by the company. So, ito, ayan, fit din to sa akin dati. Ayan, maluwag na siya sa akin ngayon. Pwede na siyang pantulog. Ganon. So, parang hindi ko sure kung XL ba to or 2XL yung size. Lumi niya na sa akin yun. So, my 11th shirt is, yun, galing din dun sa previous company ko. Pero ito naman is nakuha namin na community incentive. Kaya, ito, may pati shirt sa amin yung director. Kaya, ayun, kita niyo sa likod, ayan. Community namin yan. Original to, na perfect. Ayan, so, nakakatuwa kasi parang 2XL nga din nata to. Tapos, ayan, ang luwag niya na sa akin. Gusto ko pa ng ng XL lang or large lang, pero wala eh. 2XL talaga. Ngayon, parang dress na sa akin. Hindi lang masyadong pita, pero oh, parang dress na siya sa akin ngayon kasi nga, super laki. So, next, pang 12 na shirt. Ayan, so ito, yun, galing nga dito sa previous company ko. Originally, ang binigay sa akin is XL. Sabi ko, sobrang laki. Kaya din magpapalit ako ng large. Tapos, nalalakihan pa rin ako. Sabi ko, feeling ko kasi sa akin yung medium. So, binigyan ako ng medium. Tapos, sobrang fit niya sa akin. Pero, sabi ko, okay lang. At least, may medium ako na shirt. Kaya, hindi ko rin naman ito magamit. Kasi, pag mainit, sobrang init. Pag anlamig din. Hindi ko alam kung dahil ba sa tela niya. Kaya siya ganun. So, hindi ko pa talaga ito nagagamit ever. And dahil nga, hindi siya komportable ni isuot at maluwag na rin siya sa akin, goodbye na girl. So, now that we're done with the tops, punta na tayo sa pants. Kunti na lang to. Palma lang kayo. Ayan. So, sa pants, ito, gamit ko lang ito pag lalabas, pag mamaling. So, para siyang topong, ganun, na mid-calf. Ito yung una. Ngayon, ang luwag niya na rin sa akin. Second is, itong slacks na to. Slacks ko to nung nagtuturo pa ako. Ayan. Pero ngayon, ang luwag niya na rin sa akin. Tapos, ito naman ay parang soft na jeans na straight cut. Hindi ko alam, ba't gustong-gusto ko yung mga ganon na, alam mo yun, pag mga skinny sa kanila bagay, pag sa akin, mukhang laki ko lalo. May nalala ko, meron pa nga akong tinanong naka-wave ko dati na, di ba ako mukhang elepante? Kasi nga, ang laki ko na, tapos nagaganto pa ako. At saka nag-ano pa ako, nag-square pants pa ako, ganon. Hindi naman daw, so, thank you sa support, friend. And last one is ito. Bigay din ito ng tita ko, bago pa mausulit yung mga square pants, ganyan. Sa akin na to, sobrang tagal na nito sa akin. Gusto ko yung tela nito nga, sobrang soft, sobrang flowy. Tapos, ang ganda-ganda pa ng design sa ilalim, ganyan. Bago pa talaga lumabas yan, ilang taon na itong nasa damitan ko. Nag-declutter na ako before, hindi ko to sinama kasi, alam mo yun, hoping ako na one day, papayat ako, masusuot ko siya. At dahil nakatago nga siya sa damitan, hindi ko siya palagi din talaga nakikita. Tapos sabi ko, siguro cash siya na to sa akin. Ayun.
hindi pa siya kasha. Bakit? Kasi ang luwag niya na. Ay, hindi ko na rin masuot. Ayun. Tagal-tagal kong inintay na masuot ko to. Alam mo yun? Pero ganun siguro talaga. You're not meant. Pero ganun siguro talaga. You're not meant. We're not meant to be. So mga Inday, ayun na nga. Tapos na natin ang part 2 ng aking closet haul. Doon na tayo sa part ng boxing. Ikakahon ko na itong mga to para lumuwag-luwag sa aking kama. Umalis na sila sa paningin ko. At alam mo yun, satisfied ulit ako na nabawasan yung mga darautan sa damitan ko. Ano? So, let's go! So, ayun na nga mga Inday. Tapos na tayo ng ating boxing. You know, para sa aking part 2 na closet haul. And hindi ko naman masara tong box kasi punong-puno siya. Pero nakatuwa, sobrang satisfying na alam mo yun, matatanggal mo na yung mga damit na hindi mo naman gagamit, hindi mo kailangan. Ayun. So, parang pag-move on din, ganun. You have to let go of the things that doesn't serve you well anymore. Ganun! May hugot. Ayan. So, kahit na nakakapagod na alam yan, mag-try on and mag-box ng mga damit, sobrang satisfying pa rin naman. Kasi alam yan, doon ko na-realize na grabe. Ang laki na ng pinagbago ko. Ang laki nung ipinayat ko. Kahit hindi pa masyadong, I mean, hindi naman ako payat na payat talaga. Kahit yan naman, may bilbil pa rin. Malaki pa rin ang braso and everything. Pero compared to how I look like before, ang laki talaga ng difference. And nakakatawa kasi itong mga damit na to, sila lang yung lalong nagko-confirm na alam mo yung malapit na ako sa goal ko. Diba? And sana kung ikaw na nanonood itong video na to, kung sana kung nagpapapayag ka rin, diba? Sana huwag mo itigil, ituloy mo lang. And sana one day, ikaw din, i-box mo na din yung mga damit na hindi mo na magamit kasi na-achieve mo na yung goal mo. Okay, so again, thank you so much for watching. On behalf of Darren Cheeks, this is Cheeks, okay? And sana next time, kasama na natin si Dar. Thank you so much for watching our vlog. And bye!